Welcome po! Welcome to my vlog here at Erin TV. Welcome to Kindergarten Module Serie. Nandito na tayo sa Quarter 3. Balik tayo sa Week 1. Ngayong linggong ito, pag-aaralan ulit natin ang mga taong tumutulong sa komunidad ang mga araw sa isang linggo. Mga okasyon, ting buwan ng taon. Pag-aaralan din natin ang kalendaryo, patbakat at pagsulat ng letrang O. Bago natin simulan, sino na nga ba yung mga taong tumutulong sa ating mga komunidad? Di ba may guro, sila ang nagtuturo sa atin, magbasa at magsulat. Meron din mga pulis. Sila ang nagpapanatili ng kaayusan sa ating mga komunidad. Meron din mga doctors at nurse. Sila naman ang tumitingin sa ating mga sakit. At marami pang iba. Sila ngayon ang nangunguna sa ating mga komunidad. Lalo ngayon panahon ng pandemya. Tara, simulan na natin! Unang gawain! Sino-sino ang mga katulong ng komunidad na nagbibigay ng kaalaman sa atin? Itukma ang mga larawan sa pangalan nito. Ang unang larawan ay ang katiwala sa silid aklatan. Siya nang nangangalaga sa mga aklat at nagpapahiram nito sa mag-aaral. Iduktong natin dito sa pangalan niya sa hulihan sa kabila ang katiwala ng silid aklatan. Sunod na larawan ay guro. Siya ang nagtuturo sa atin magbasa at magsulat sa loob ng classroom. Itukma natin yan sa pangalan niya dito sa unahan. Guro. At ang huling larawan naman, ang punong guro. Siya ang punong guro. Siya naman ang reader o pinuno ng mga guro. Itukma natin yan sa kanyang pangalan. Punong guro. Sila ang nagbibigay sa atin ng edukasyon o kaalaman. Sa sunod natin gawain ay tungkol sa aking guro. Iguhit ang inyong guro at ang inyong sarili sa loob ng kahon. Isulat ang pangalan ng iyong guro. Tara, iguhit na natin! Ang ating guro. Kilalanin ang bawat larawan. Bigkasin ang pangalan ng bawat isa. Anong letra ang nagsisimula ang pangalan ng bawat larawan? Kulayan ng mga ito. Meron ditong larawan ng orasan, oto, okra, oso, octopus, at oregano. Lahat ng iyan ay nagsisimula sa letrang O na may tunog na O. Tara, kulayin na natin sila. Ang mga larawan na nagsisimula sa letrang O. Sa sunod nating gawain ay maghahanap tayo ng letrang O. Hanapin ang bilog na may letrang O at kulayan ito ng luntian. Ang mga bilog na may letrang O, ito. Tara, kulayin na natin ng luntian. Ang letrang O. Bakatin ang titik O gamit ang iyong luwag o clay. Meron dito tayong clay. Tara, bakatin natin ang letrang O gamit itong clay. Music.
susunod naman natin gagawin ay gumupit ng maliliit ng pirasong ng papel mula sa makukulay na magasin. Pagkatapos, idikit ang makukulay na papel sa mga letrang nasa ibaba. Meron ditong letrang O. Dahil wala kang magasin, ang gagamitin namin ay newspaper. So, gamit tayo ng pandikit at gunting. Tara, gupit na tayo at magdikit ng makukulay na papel. Ang letrang O na tinikitan ng makukulay na papel gamit ang magazine. Sunod na gawain. Kompletuhin ng chart sa pamamagitan ng pagsuri ng mga gawain na nagawa mo sa araw-araw. Lagyan ito ng check kung natapos mo ang gawain. Unang araw ay Linggo sa English Sunday. Padalo ng Misa sa online. Lalagyan ko ng check kasi nakikinig din ako ng Misa sa TV o sa Facebook. Sunod naman na araw ay Lunes sa English Monday. Pagkahanda ng mesa at punasan o nisin ang mesa, lalagyan ko ng check dahil tumutulog din ako sa bahay na ihanda at linisin ang mesa. Sunod ay Martes sa English Tuesday. Walisin ang sahig. Lalagyan ko ng check dahil nagwawalis din ako. Sunod na araw ay Miyerkules o Wednesday. Diligan ng mga halaman. Lalagyan ko ng check dahil meron din kaming mga halaman at tinutulungan ko si Mama magdili. Sunod ay Huwebes o Thursday. Maghugas ng pinggan. Naghuhugas din ako. Pero madalas, ang nanay naghuhugas. Tinutulungan ko rin siya sa paghugas ng sariling kinainan. Sunod na araw ay Benyes. Kakainin ang alagang aso at pusa. Lalagyan ko ng check. Dahil paborito ko magpakain ng alaga. Meron akong alagang aso. At ang huling araw ay Sabado o Saturday. Maglaro ng laruan. Siyempre, lalagyan ng check. Siyempre, yan ang paborito natin. Nating mga bata ang maglaro. Pero huwag kang kalimutan, mag-aral muna at tumulong sa gawain bahay. Ito ng iba't-ibang araw at gawain sa isang linggo. Ang sunod nating gawain ay tungkol naman sa mga okasyon. Tuwing buwan ng tuon, ararin at ilarawan ang mga litrato. Tukuyin tuwing kinlan ay pinagkiliwang ang mga nabanggit na okasyon. Unang bilang, pinagliriwang ang bagong taon. Tuwing Enero. Naalala nyo ba noong bagong taon? Diba nagsimba tayo, namigay ng candies sa mga street changer. Tapos nanood tayo ng fireworks. Susulatan dyan ang Enero. Sunod na bilang na pinagdiriwang ang araw ng mga puso. Tuwing Pebrero, nagbibigayan ng ikaro ang mga tao para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikatlong bilang, pinagdiriwang ang araw ng mga kaluluwa. Tuwing Nobyembre. Diba ito yung mga araw ng mga patay? Naalala mo ba yung gumawa tayo ng Halloween vlog? Diba nag-trick or treat tayo? Yon na mga araw ng mga kaluluwa. Tuwing Nobyembre. Sunod na bilang na pinag-iriwang ang araw ng Pasko. Tuwing Disyembre. Diba noong araw ng Pasko, nagsisimba rin tayo at namimigay ng igaro.
dahil birthday ni Papa Jesus. At ang ulit bilang, ang kaarawan ko ay tuwing Disyembre. Isusulat ko dahil ng Disyembre dahil yun ang buwan ng kaarawan ko. Tara, isulat na natin ang ating mga sagot. Tuwing buwan ng taon, dito naman tayo sa huling gawain. Pag-aaralan natin ang kalendaryo. Aralin ang kalendaryo at sagutan ang mga tanong sa ibaba. Unang tanong, anong buwan ang nakalagay sa pahina ng kalendaryo? Ang nakalagay ay November, sa Tagalog, Nobrembre. Sunod na tanong, anong araw ang 30 ng Nobrembre? Ang sagot natin ay Wednesday o sa Tagalog, Miyerkules. Sunod na tanong, anong araw ang 26 ng Nobrembre? Ang sagot natin ay Saturday, sa Tagalog, Sabado. Pang-apat na tanong, anong araw ang 11 ng Nobrembre? Ang sagot natin ay Tuesday o Martes. At ang huling tanong ay, anong taon ang nakalagay sa kalendaryo? Ang sagot natin ay 2020 o sa Tagalog, 2020. 2020. Tara, isulat na natin ang mga sagot. Ang kalendaryo. Tapos na tayo, guys. So, ayun, guys. Tapos na tayo sa ating module serie para sa linggong ito. Masaya ba kayo? O nag-enjoy? Sana nag-enjoy tayong lahat. At sana patuloy kayong sumabay-bay sa ating module serie dahil marami pa tayong aaralin para tayo maging mas matalino o magaling at matutunan natin ang iba-iba pang kakayahan nating lahat. Muli, ako ang inyong teacher-teacheran, Erin at Erin TV. Bye, guys!